Patuloy sa paglobo ang mga kaso ng COVID-19 sa South Korea. Pero ang Pangulo, hindi pabor na palawigin ang ipatutupad na travel ban doon. Umaksyon si Ryan Ang. Noong nakaraang taon pa nag-book ng flight patungong South Korea si Bon para sa kanyang birthday sa Marso. Pero ang first time sana niyang pagbisita roon, hindi na matutuloy matapos magpatupad ng travel ban ang Pilipinas dahil sa banta ng COVID-19. Siyempre, ano muna, health and safety, di ba, over travel and ano, yung mga pleasure na gusto natin. Mas mabuti na yung safe kesa naman sa mag-rest na pumunta doon tapos ma-hospital pa. Siyempre, mas magastos. Aminado ang grupo ng travel agency sa bansa na malaki ang magiging epekto ng travel ban, lalo't isa ang South Korea sa madalas puntahan ng mga Pinoy. Malaking impluensya yung K-pop culture, yung Korean telenovela. Well, nakikita ng mga kababayan natin yung mga magagandang tanawin ng mga lugar sa South Korea, sa Seoul in particular. At nagugustuhan ito ng mga Pilipino. Kaya naging parte ng mga bucket list nila para puntahan ito. Tanging mga OFW, permanent resident at estudyante lang ang papayagang makabiyahe sa South Korea. Pero sa ngayon, tuloy pa rin ang biyahe ng mga airline papuntang South Korea sa kabila ng travel ban. 10 flights ang paalis at 10 flights din ang parating galing sa Incheon at Busan. Sabi naman ng Bureau of Immigration, hindi pa malinaw kung paano ipapatupad ang travel ban. Ang mga babawalan na kasi makapasok sa bansa ay yung mga galing sa North Zhongshan Province. What's different about this travel ban, unlike yung mga travel ban nung nakaraan po, which targets the entire country, ito po, selective lang yung travel ban natin. Sa huling tala, pumalo na sa higit 1,700 na positibo sa COVID-19 sa South Korea. 13 sa kanila ang nasawi. Pero kung si Pangulong Duterte ang tatanungin, hindi raw siya pabor na magpatupad ang total travel ban doon. There cannot be a total travel ban and you do not allow anybody to enter the... You are going to lock down the entire Philippines for that. It ain't that way. Pinakamalaking tourist market ng Pilipinas ang mga Korean na sinunda ng mga Chinese. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5. Isa pang OFW sa Hong Kong ang nagpositibo sa COVID-19. Kinumpirma ng Philippine Consulate General na positibo sa sakit ang 29-anyos na Pinay. Mayos naman daw ang kanyang lagay at wala na siyang lagnat. Siya na ang ikalawang OFW sa Hong Kong na nagpositibo sa sakit. Ang unang pasyenteng Pilipina nakatakda ng lumabas sa ospital dahil nagnegatibo na sa virus. Bukod sa dalawang positibo, isa pang Pinoy ang naka-quarantine pero wala namang pinapakitang sintomas kaya't maaari na rin lumabas sa bukas. Bantay sarado ang mga naka-quarantine na Pilipino mula sa MV Diamond Princess sa Japan. Ayon sa DOH, maayos ang kondisyon ng mga Pinoy sa New Clark City. Wala pa rin daw nagpapakita ng sintomas ng COVID-19. Nakahanda ang medical team na ilipat sa ospital ang sinumang makikitaan ng sintomas. We are equipped, ma'am. This coronavirus naman, mayroon naman hong mga sakit, no, na katulad din niya na nag-exhibit ng pulmonya rin. So dapat yung ating capacity ng laboratorio. So meron po tayo, handa po sila lahat para dyan. Umapela naman ang mga lokal na opisyal sa Kapas Tarlac na humanap na ng permanenteng quarantine site. Nanindigan silang dapat huling batch na ang mga Pinoy mula sa Japan. Una na rin nilang sinabing baka magkaroon ng stigma o negatibong imahe ang NCC dahil sa paggamit dito bilang quarantine site. If China was able to build in 3 days a hospital, why we cannot repair the Port Magsaysay Mega Rehab Center in 20 days? So that is our appeal, hoping there will be no third batches anymore.